Hello guys! Hello, hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Ano ba ang mensahe na posibleng makaka-resonate ka sa araw na ito? Okay. Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. First card natin is examine, 'di ba? Exam. 26-8. Nakikita ko sir dito pwedeng may iba sa inyo diyan na may exam kayo, physical exam, body, pwedeng mga test, medical exam or kano pa man. Or pwedeng yung iba sa inyo diyan nag-apply sa isang trabaho, may interview. Or yung iba naman sa inyo diyan is may graduation na paparating or pinaghahandaan. Or yung iba naman sa inyo, magulang na kayo na may parating na selebrasyon para sa inyong anak. Next naman dito is the Tower to guys, 7. Sinasabi ng barasa dito na mag-iingat ka sa sunog sa araw na ito. Okay? Mag-iingat ka dahil posibleng yung ginagawa natin if nagluluto ka or may mga appliances kang ginagamit, make sure na i-check mo siya, baka mag-overheat or yung niluluto mo or kano pa man. So, dito sa barahang to, sinasabi na kailangan mong maging careful. Okay? Dapat careful ka. Dapat, anong tawag dito? Maingat ka sa araw na ito. Okay? Okay. First card sa second deck is King of Cups. Nakikita ko sir dito na may kailangan kang bigyan ng pansin sa araw na ito na kumalma. So if ever man na may mga nangyayari na hindi mo gusto, na pwedeng magdala sa'yo ng sadness or pwedeng magdala sa'yo ng disappointments, kailangan mong kumalma. Diba? I-prioritize mo yung peace of mind. Sa araw na ito, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi minsan, di ba, pag may mga nangyayari sa buhay ng isang tao na hindi nila gusto, disappointed sila, maghuramentado, magagalit, maiinis, di ba, maiinit yung ulo, o ano-ano yung mga salita na lalabas sa bibig. So, sinasabi ng barasa dito na kailangan mo maging kalmado. Etong kalmado na to, pwedeng mag-apply to sa pera din. Ito is warning. Warning to sa'yo. Para daw maka-iwas ka sa tower moment sa pera, like, para maka-iwas ka sa problema sa pera, maka-iwas ka sa maraming utang, maka-iwas ka sa problema sa pera, kailangan mong maging kalmado sa paghahawak ng iyong pera. Sa araw na ito or sa araw-araw. Iwasan mong maging obsessive, impulsive, aggressive sa usaping pera. Iwasan mong, anong tawag dito? Yung masyado kang aggressive gumastos. Siguro dahil masaya, di ba? Pag may mga occasion, happy occasion, or may mga pagkakataon na malungkot, doon mismo nagiging aggressive or impulsive ang tao sa paggastos. So, yun yung kailangan mong iwasan. Okay, masaya, malungkot, ganun pa rin, kailangan mong maging kalmado sa paggastos. And Four of Swords, nakikita ko sa'yo dito na bago ka gumawa ng desisyon, emotional man yan or financial na desisyon, pag-isipan mong mabuti. Okay, kasi ang Four of Swords sinasabi na kailangan mong pag-isipan ng 10 beses, kailangan mong pag-isipan ng maraming beses ang bawat decision making na gagawin mo. Kasi pag hindi mo siya napag-isipan ng maayos, ang result niyan, tower, diba? So, ang result niyan is pwedeng magsisi ka sa bandang huli, or ang result niyan is pwede kang ma-disappoint, regrets na naman, and pwede ka na naman na
makaramdam ng depression, ng stress, or ano pong. Nine of Cups, nakikita ko sa'yo dito na may mga nakahang na emotional satisfaction achievements ang posibleng matutuloy. So, kung may relationship na naudlot, pwedeng matuloy. May pagbubuntis. Comment down below sa mga babae dyan na air signs, especially Aquarius, Libra, and Gemini na maraming beses ka nang hindi nabubuntis, babae ka, pwedeng mabuntis ka na. Or pwedeng kung lalaki ka, gustong magkaroon ng pamilya ng anak, pwedeng matutuloy na siya. Karmic justice, new contract, papabor sa'yo ang hustisya sa araw na ito. If may pinaglalaban ka, meron din dito ang mga contract signing, offer ng contract, and sinasabi ng baraha sa'yo dito na ma-overcome mo lahat ng mga temptation sa araw na ito, lalo na sa relationship. So, nakikita ko sa'yo dito, may isang air signs na hindi pa sila kasal. Pero, ang dami-dami na nilang pinagdaanan sa buhay. Maraming beses na silang nagpaplano para sa pagpapakasal, pagplano para sa pagbubuntis, plano para sa kung ano man ito. Pero, hindi talaga sila natutuloy. Like, ganun. Kung minsan, ang problema nila is pera. Pera yung problema. Or maraming mga temptation, maraming mga masasamang elemento sa paligid. But today, posibleng matuloy na kung ano man itong inaasama-sama mo. It's either pag-asawa, pagbubuntis, pagpapakasal, kontrata, or kung ano man ito. So, sinasabi ng baraha, yung mga bagay-bagay na nilet go mo na, yung mga bagay-bagay na alam mo na imposibleng mangyari, ay posibleng magiging posible sa ngayon. Okay? And Nine of Wands, nakikita ko sa'yo dito, mayroon ditong Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, na pagod na sila sa pakikipaglaban sa buhay. Diba? Lalo na yung maraming utang dito. It's either Gemini, Libra, Aquarius, pagod na sila. It's either trabaho yan, business, pagmamanage ng financial, ang dami-dami yung mga parang pinagsisisihan kasi pagod na kayo eh. Pagod na kayo sa kung ano man itong mga pinagdadaanan yung pagsubok. Okay? And sinasabi din ng baraha sa'yo na may mga gusto kang balikan sa nakaraan, pero parang sinasabi ng baraha na much better na huwag ka nang bumalik sa nakaraan, let go mo na lang. And harapin mo yung kinabukasan, harapin mo yung kasalukuyan, kasi nandito yung success sa kasalukuyan. So yun, meron kang mga pinagsisisihan sa yung past, kasi may hangman dito, may Five of Swords, may Nine of Wands. Marami kang parang regrets sa nakaraan, pero sa araw na ito, mas ina-advisean ka ng baraha na i-let go mo na lang, i-abandon mo na yung past mo. Harapin mo yung kasalukuyan, yung future, kasi nandoon yung success. Diba? And protectionan mo ang sarili mo, or kung ano man itong victory and success, recognition, rewards, awards, or result na to, doon mo dapat ibigay yung 100% na focus mo, energy mo sa araw na ito. And iwasan natin maging emotional, timbangin natin ang sitwasyon, iwasan natin maging emotional sa araw na ito. Yun nga, iwasan maging impulsive, aggressive, or gano'n pa man. Okay guys, thank you for watching and see you again. Bye!